guys, welcome to Wonder Mix, and for today's video, nothing special. Gagawa lang tayo ng reaction video about dito kay Mr. Rendon Labador, the motivational speaker of the year. Yes. So, disclaimer lang po ha. Mr. Rendon, okay, I have nothing against you. Nilinawin ko lang, di po ako galit sa inyo. Meron lang akong gustong i-clarify about sa'yo at about din sa ating mga nakakapanood din sa inyo or nakakapakinig. Nabubulol na ako. Alright. So, no. Ayan. So, ang gagawin ko lang, guys, hindi naman sa kakampihan ko tong taong to, pero gusto ko lang i-clarify sa inyong lahat na mali lang yung pagkaka-deliver niya ng kanyang pag-speech or pananalita. Okay? Yung iba, masakit. Pero, yun eh, real talk nga siya, kaya nga sinabi niya real talk eh. Pero, Mr. Rendon Labador, kung gusto mo talaga maging isang tunay na motivational speaker, eh medyo bawas-bawasan natin yung kaunting yabang at angas. No, pwedeng kasi ang daming successful na humble, no? Ang sasabihin ko sa iyo, ang una ko sasabihin sa iyo, humble yourself. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa tao na nangangaral ka na parang ang taas-taas ng ere mo, na parang ikaw na pinakamayaman na tao or ikaw na pinaka-successful na tao. Mahirap kasi yung nagbibigay tayo ng advice, nagmo-motivate tayo ng ibang tao, at the same time, makakarinig sila ng foul. Hindi lahat ng pag-iisip ay kagaya mo mag-isip. Okay? So, bibihira lang makaka-get sa'yo. Ako, nag-gets kita. Okay? So, paano naman yung ibang hindi na-gets, yung ibang maramdamin, sensitive? So, una sa lahat, huwag kang maging una sa lahat, be humble yourself, tsaka huwag kang insensitive. Pwede kang mag-motivate sa kapwa mo nang hindi rin mayabang. Na kung makaasta ka, akala mo sobrang successful mo na. Sobrang wala ka nang ibang hihilingin, sobrang yaman mo na. Okay, so ang dami kong kilalang matataas sa tao, mas matataas pa sa'yo, mas mayaman pa sa'yo. Sa totoo lang, ang dami kong kilalang mayayaman na tao, pero hindi ganyan mag-deliver ng mga words. Okay, hindi ganyan, ako, pinapayuhan nila ako, hindi ganyan magsalita. Sobrang, ang gaan nilang magsalita, mamomotivate ka. So, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, pwede kang mag-motivate ng tao ng in a nice way. Yun lang. So, umpisa na natin itong reaction video. Tama na yung sat-sat ko. Alright, let's do this. Okay. Yun kasi talaga yung naging ano ko rin nun. Wala akong pangarap before and then nagising ako siyang... Oh, kasi wala akong trabaho. Oh, di ba? Di, alam ko na eh. Alam ko na ako saan papunta eh. Men, kabastusan yun. Hindi pa tapos magsalita yung tao. Pinangungunahan mo na. Mali yun. Hintayin mo munang... hintayin mo munang matapos magsalita yung tao. Huwag masyadong mataas. Huwag tayo masyadong ma-ego. Huwag masyadong maangas yung dating. Dapat, kapag ka ganyan, sikat ka na eh. Medyo malumanay ka dapat. Oo, ikaw yan eh. Laki ng katawan mo, macho datingan mo. Pero sa pananalita, medyo hinay-hinay lang din naman. Pwede mong ano eh, dapat may breathing. Diba? Kasi ang yaman mo na, successful ka na eh. Tapos wala kang breathing, eh ano ka? Diba? Yung iba nga, may hirap, may respeto eh. Diba? Tapos ikaw, ganyan, wala kang etiquette sa sarili, sa ibang tao. Diba? Hintayin mo munang patapusin yung tao, diba? Bago magsalita. Okay? Kaya ka nabubutasan, men. Sorry to say, men.
Amunin siya, o, umasa sa magulang, iniisip nila forever yung magulang nila. Buti sana kung ganun. Mag-isip kayo. Ngayon, inantay mo pa na maranasan mo pa yung ganyan bago ka nag-isip. Hindi kayo nagigising sa katotohanan. Ah, may business kayo dati, tapos nagbabarkada ka. Kasi nga, hindi ka nag-iisip kasi nga comfort zone. Maraming kabataan na napupunta sa maling barkada, tapos hindi niya nare-realize yung nangyayari sa kanya, go with the flow lang. Tapos, nagising siya sa katotohanan. Yun yung sasabi ko sa mga videos ko na palamunin. Hindi kayo nagigising sa katotohanan. Seryoso yun. Alam ko na eh. Alam ko na ako saan papunta eh. Palamunin siya. Oh. Ayan, isa pa yan. Walang, sa mga una mong sinabi, okay. Okay yun. Wala akong masasabi dun. Ang problema kasi, sinabihan mo yung tao na palamunin. Para mong sinabihan yung tao na patay gutom. Gets mo ba? Napaka walang etiquette, napaka walang breeding ng pagkakasabi mo nun. Parang nakikipag-usap sa paano ba? Sanggano? Kapwa sanggano? Pare, ang ganda ng gym mo. Fitness Army. O nga pala, shoutout sa mga taga ano ba tawag dito? Anytime Fitness sa Tagig. Okay, sa Grace Mall, shoutout sa inyo. Ayun. So, napaka class. May class yung gym mo, tapos ganyan ka magsalita. Diba? Palamunin. Huwag ganun. I-deliver mo ng maayos. Tao yung kausap mo, hindi naman hayop eh. Diba? Or hindi naman, dapat nga, kahit sinong tao, mahirap, mayaman, simpleng tao, dapat okay ka makipag-interact o makipagsalita, makipag-usap eh. Pero, iba yung dating mo, kaya ang daming naiinis sa'yo, sir. Kasi ang taas ng ere mo, sobra. Okay, tuloy natin. Oh, umasa sa magulang, real talk lang bro, hindi lang dahil sa ito ah. Marami kasing tao, kabataan na ganyan. Umaasa sa magulang, iniisip nila forever yung magulang nila. Buti sana kung ganun. Mag-isip kayo. Ngayon, inantay mo pa na maranasan mo pa yung ganyan bago ka nag-isip. Huwag nyo nang antayin na maranasan nyo pa na bumagsak kayo, maranasan nyo pa na wala palang taong tutulong sa inyo talaga bago kayo magising sa katotohanan. Dumating pa sa point na mawala yung magulang niya. Bakit mo inantay na mangyari pa sa iyan tapos ngayon nag-a-achieve ka na? Hindi ka tinuruan ng magulang mo o ano? Yun kasi talaga yung naging ano ko rin nun. Wala akong pangarap before and then nagising ako sa araw. Yun. Wala siyang pangarap. Yun yung sinasabi ko. Na nililibang kasi tayo ng lahat. Lahat ng pansinin nyo, lahat ng news, lahat ng Facebook, lahat ng kaibigan nyo, nililibang tayong lahat. Hindi nyo nare-realize yung totoo eh. Hanggang sa may mangyari sa inyo, doon pa lang kayo magigising. Yan, tama naman yung sinabi niya guys. Medyo kasi nabubulagan tayong mga tao. No? So napaka, para bagang sinasabi niya, easy go lucky lang. Tapos pag dumating na yung problema, yan. So, tama naman yung sinasabi niya eh. Actually, wala naman mali sa sinasabi niya. Ang hindi lang maganda sa sinasabi niya, yung pag-deliver niya ng kanya mga words, no? Actually, maiksi lang tong video na to. Di ko pa napapanood yung mga ibang video niya eh. So, gagawan din natin ng reaction yan. Kaya ang hirap ng palamunin eh. Nang humihingi ka pa ng pera sa magulang mo. Gusto ko marinig yung kwento eh. Kasi bawat isa sa inyo, may natututunan din ako. Di ko naranasan yung naranasan niya. Pero gusto kong kuhanin sa kanya yung knowledge para makadagdag sa akin. Kasi huwag nyo na antayin na may mangyari pa sa inyo. Yung kwento ng ibang tao, matuto na tayo. Kasi yung mga pagkakamali na ganyan, hindi naman bago yan eh. Marami ka ng kamag-anak, marami na kayong kamag-anak na nag-fail. Nabuntisan, hindi natuloy yung pag-aaral, napadroga, napabarkada, bumagsak. Ang dami na eh. Kamag-anak, marami yan. Meron tayong lahat niyan. Hanin nyo na yung mga napagdaanan nila, na natutunan nila sa buhay, yun yung gawin yung fuel. Diba? Ako kasi hindi naman ako special. Hindi naman ako ng katulad ng mga kay Manny Pacquiao na dumaan pa sa hirap na talagang walang-wala. Hindi naman ako dumaan sa ganun eh. Hindi naman ako special eh. Pero gusto ko kasing maging special yung mararating ko. Kasi ang buhay kasi, pag wala kang pinagdaan ng sobrang hirap, hindi mo mararating yung sobrang taas. Agree kayo doon? Hindi naman tayo lahat ganun yung kwento para ma-motivate. Hindi naman tayo Manny Pacquiao. Paano ka magiging Pacquiao na hindi ganun yung kwento mo? Ang isang hack doon, kuhanin nyo yung mga lesson learned ng mga ibang tao sa paligid nyo. Tipin nyo nangyari sa inyo para ma-motivate kayo. Para kayo maging successful, i-absorb nyo lahat yung kwento ng nasa paligid nyo. Ayan guys, ayun lang masasabi ko, Mr. Rendon. Daan-daan tayo sa pananalita, lalo na sikat ka na. Kung gusto mo pang ipagpatuloy yung motivational speaker mo, tulad nga na sabi mo,
maraming ahad lang sa mga dadaanan mo, ituloy mo pa rin yan. Walang problema sa pagiging motivational speaker mo. Ay, meron pala, yun nga, yung pagde-deliver mo ng mga words. Pwede mo naman itama yun eh. Ikaw na nga mismo nagsabi na lahat ng pagkakamali, itatama mo. Ikaw rin mismo nagsabi na kapag may... ikaw rin mismo nagsabi na wag susuko. So, kung gusto mo talagang maging successful na motivational speaker, huwag kang hihinto sa pagiging motivational speaker mo. Yun nga lang, pag-aralan mo yung mga words mo, lagyan mo ng breathing tsaka ng etiquette. Alright, kasi hindi lahat ng tao na nakikinig sa'yo maiintindihan ka o hindi pantay-pantay ang tao, lalo na sa pag-iisip. So, ayun lang ang masasabi ko. Ingat tayong lahat palagi, and please don't forget to subscribe and share my video. So guys, maraming salamat sa panonood. Ciao!